Araw-araw na mga salita ng Diyos. Hindi ninyo pinahahalagahan ang panalangin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kinaliligtaan ng tao ang pagdarasal. Dati-rati ay wala sa loob ang mga pagdarasal at basta matapos na lang iyon ng tao sa harap ng Diyos. Walang taong lubos na naghandog ng kanyang puso sa harap ng Diyos at tunay na nananalangin sa Diyos. Nananalangin lamang ang tao sa Diyos kapag may dumarating na problema. Sa buong panahong ito, nakapagdasal ka na ba ng tunay sa Diyos? Nagkaroon na ba ng pagkakataong lumuha ka dahil sa sakit sa harap ng Diyos? Nagkaroon na ba ng pagkakataon na nakilala mo ang iyong sarili sa Kanyang harapan? Nakapagdasal ka na ba ng tapatan sa Diyos? Ang panalangin ay dumarating sa pamamagitan ng pagsasanay. Kung hindi ka karaniwang nagdarasal sa bahay, hindi ka posibleng makapagdasal sa iglesia. At kung hindi ka karaniwang nagdarasal sa maliliit na pagtitipon, hindi mo makakayang manalangin sa malalaking pagtitipon. Kung hindi ka karaniwang lumalapit sa Diyos o nagninilay tungkol sa mga salita ng Diyos, wala kang masasabi kapag oras na para manalangin at kahit manalangin ka, puro salita lang iyon. Hindi iyon tunay na panalangin. Ano ang tunay na panalangin? Ito ay pagsasabi ng nasa puso mo sa Diyos. Pakikipagniig sa Diyos habang inuunawa mo ang Kanyang kalooban. Pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Pagkadama na talagang malapit ka sa Diyos. Pagkadama na Siya ay kaharap mo at paniniwala na mayroon kang sasabihin sa Kanya. Ramdam mong puno ng liwanag ang puso mo at ramdam mo kung gaano kaibig-ibig ang Diyos. Nadarama mo na mas inspirado ka at nasisiyahan ang iyong mga kapatid na makinig sa iyo. Madarama nila na ang mga salitang binibigkas mo ay ang mga salitang nasa kaibuturan ng kanilang puso, mga salitang nais nilang sabihin na parabang ang iyong mga salita ang kahalili ng sa kanila. Ito ang tunay na panalangin. Matapos kang tunay na manalangin, mapapayapa at masisiyahan ang puso mo. Maaaring mag-ibayo ang lakas na mahalin ang Diyos at madarama mo na wala nang mas mahalaga o makabuluhan sa buhay kaysa mahalin ang Diyos. Pinatutunayan ng lahat ng ito na naging mabisa ang iyong mga dalangin. Nakapagdasal ka na ba sa gayong paraan? At ano naman ang nilalaman ng panalangin? Dapat kang manalangin ng paisa-isang hakbang, alinsunod sa tunay na kalagayan ng puso mo at sa gawain ng banal na Espiritu. Nakakaniig mo ang Diyos alinsunod sa Kanyang kalooban at sa mga hinihingi Niya sa tao. Kapag nagsimula kang manalangin, ibigay mo muna ang puso mo sa Diyos. Huwag kang magtangkang unawain ang kalooban ng Diyos. Subukan mo lamang sabihin sa Diyos ang nasa puso mo. Kapag humarap ka sa Diyos, ganito ang sabihin mo. Diyos ko, ngayong araw ko lamang napagtanto na dati akong sumusuway sa iyo.
Totoong ako ay tiwali at kasuklam-suklam. Sinasayang ko lang ang buhay ko. Mula sa araw na ito, mabubuhay ako para sa iyo. Mamumuhay ako ng makabuluhan at palulugurin ko ang iyong kalooban. Naway gumawa palagi sa akin ang iyong espiritu. Patuloy akong liwanagan at tanglawan. Hayaan akong matibay at matunog na magpatotoo sa iyong harapan. Hayaang makita ni Satanas sa amin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong patotoo, at ang katibayan ng iyong tagumpay. Kapag nanalangin ka sa ganitong paraan, ganap na mapapalaya ang puso mo. Sa pagdarasal sa ganitong paraan, mas mapapalapit ang puso mo sa Diyos. At kung madalas kang makapagdarasal sa ganitong paraan, tiyak na gagawa sa iyo ang banal na espiritu. Kung palagi kang tumatawag sa Diyos sa ganitong paraan at nagpapasya ka sa kanyang harapan, darating ang araw na magiging katanggap-tanggap ang iyong pagpapasya sa harap ng Diyos, na matatamo ng Diyos ang iyong puso at buong pagkatao, at sa bandang huli ay gagawin kanyang perpekto. Para sa inyo, napakahalaga ng panalangin. Kapag nanalangin ka at tinanggap mo ang gawain ng banal na espiritu, aantigin ng Diyos ang puso mo at lalakas ang loob mo na mahalin ang Diyos. Kung hindi ka magdarasal ng taos sa puso mo, kung hindi mo bubuksan ang puso mo para makipagniig sa Diyos, mawawalan ng paraan ang Diyos na gumawa sa iyo. Pagkatapos mong manalangin at masabi ang nasa puso mo, kung hindi pa nasimulan ng Espiritu ng Diyos ang kanyang gawain at wala kang natanggap na inspirasyon, ipinapakita nito na hindi tapat ang puso mo, hindi totoo ang sinasabi mo, at hindi pa rin dalisay. Pagkatapos mong manalangin, kung nakadama ka ng kasiyahan, naging katanggap-tanggap sa Diyos ang iyong mga panalangin at gumagawa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Bilang isang taong naglilingkod sa harap ng Diyos, hindi maaaring hindi ka manalangin. Kung tunay mong itinuturing na makabuluhan at mahalaga ang pakikipagniig sa Diyos, maaari mo bang talikdan ang panalangin? Walang sino mang maaaring mabuhay na walang pakikipagniig sa Diyos. Kung walang panalangin, nabubuhay ka sa laman, sa pagkaalipin kay Satanas. Kung walang tunay na panalangin, nabubuhay ka sa ilalim ng impluwensya ng kadiliman. Umaasa ako na nagagawa ninyo, mga kapatid, na tunay na manalangin sa bawat araw. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan, kundi tungkol sa pagtatamo ng tiyak na resulta. Handa ka bang isakripisyo ang kaunting tulog at kasiyahan upang bumangon ng maaga para sa mga panalangin sa umaga at masiyahan sa mga salita ng Diyos? Kung nagdarasal ka na may dalisay na puso at kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos ng gaya nito, lalo kang magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Kung ginagawa mo ito tuwing umaga, kung araw-araw mong isinasagawa na ibigay ang puso mo sa Diyos, makipagniig at makipag-usap sa Kanya, siguradong
madaragdagan ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos at mas mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Sinasabi mo, Diyos ko, handa akong gampanan ang aking tungkulin. Sa iyo ko lamang kayang ilaan ang aking buong pagkatao upang ikaw ay magtamo ng kaluwalhatian sa amin upang matamasa mo ang patotoong ibinabahagi ng grupo naming ito. Isinasamo ko na gumawa ka sa amin upang magawa kong tunay kang mahalin at palugurin ka at hangarin ka bilang aking layunin. Habang tinatanggap mo ang pasaning ito, tiyak na gagawin kang perpekto ng Diyos. Hindi ka dapat manalangin para lamang sa iyong sariling kapakanan, kundi dapat ka ring manalangin para masunod ang kalooban ng Diyos at para mahalin siya. Ito ang pinakatunay na uri ng panalangin. Nagdarasal ka ba para masunod ang kalooban ng Diyos? Noong araw, hindi ninyo alam kung paano manalangin at kinaligtaan ninyo ang pagdarasal. Ngayon, kailangan ninyong gawin ang inyong makakaya para sanayin ang sarili ninyo na manalangin. Kung hindi mo kayang magkaroon ng lakas ng loob na mahalin ang Diyos, paano ka nagdarasal? Sinasabi mo, Diyos ko, walang kakayahan ang puso ko na tunay kang mahalin. Nais kong mahalin ka, ngunit wala akong lakas. Ano ang dapat kong gawin? Naway buksan mo ang aking espiritual na mga mata at naway antigin ng iyong espiritu ang puso ko. Naway loobin mo sa pagharap ko sa iyo na maitapon ko ang lahat ng negatibo, huwag na akong papigil sa sino mang tao, pangyayari o bagay at lubos kong ilantad ang puso ko sa iyong harapan at loobin mo na maihandog ko ang aking buong pagkatao sa iyong harapan. Paano mo man ako subukin, handa ako. Ngayon, hindi ko isinasaalang-alang ang aking mga inaasahan sa hinaharap. Niwala ako sa ilalim ng pagkaalipin ng kamatayan. Sa puso kong nagmamahal sa iyo, nais kong hanapin ang daan ng buhay. Lahat ng bagay, lahat, ay pawang nasa iyong mga kamay. Ang aking kapalaran ay nasa iyong mga kamay at hawak mo ang buhay ko mismo sa iyong mga kamay. Ngayon, hangad kong mahalin ka at hayaan mo man akong mahalin ka o hindi, paano man manghimasok si Satanas, determinado akong mahalin ka. Kapag nakasagupa mo ang isyung ito, manalangin ka ng ganito. Kung magdarasal ka ng ganito araw-araw, unti-unting mag-iibayo ang lakas mong mahalin ang Diyos.